Una sa lahat, 2 taong gulang na batang lalaki na hulog sa malalim na balon. Nauubusan na siya ng oxygen at pag-iyak lang ang nagagawa. Ang makapagpigil hiningang pagsagip sa kanya at kung paano siya nahulog, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline Tonight. China, minanmanan ang sanib-pwersang military exercises ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia. Tinapatan yan ng solo nilang combat patrol. Mahigit 60 bahay sa Cebu City nasunog. Ang tinuturing na sanhi, nag-overheat na aircon. Mga empleyadong sinusuong ang matinding init ng panahon para makapasok sa trabaho, iminungkahing bigyan ng dagdag incentives. Lalaking lasing, patay matapos mahulog sa septic tank sa Mandaue City. Inaabang ang solar eclipse. Ito bang magdudulot daw ng 3 araw ng kadiliman? I-fact-check ko natin yan. At kalansay ng mga umanoy alien na diskubre. At tinagurian Nations Girl Group na Beanie in Demand. May day 3 na ang kanilang concert. Malakas na puwersa at pagkakaisa ang ipinakita ng Pilipinas, Australia, Japan at Amerika sa Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea. Pero hindi nagpatinag ang China at sinabayan niya ng sarili nilang combat patrol exercise. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Ibang level ng pagsasanay ang natong hayat sa Multilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea nitong weekend. Naglayag ang missile frigate na BRP Antonio Luna at patrol ship na BRP Valentin Diaz ng Pilipinas. Kasama niya ng USS Mobile ng Amerika, HMAS Warramunga ng Australia at ang JS Akebono ng Japan. Sinubok ng 4 na bansa ang tibay ng ating koordinasyon sa pagmaneobra ng mga barko sakaling magkagulo. Pati ang mga submarine sa dagat na dadetect ng helicopter ng Philippine Navy. Sa gitna ng pagsasanay, may napansing nakamasid sa di kalayuan. Yan ang 2 barkong pandigma ng China, ang PLA Navy 792 na spy ship at destroyer ship na PLA Navy 162. Wala naman pong ginawa itong mga Navy ships na ito para i-block or hadlangan yung ginagawa nating mga exercises. Mga 6 nautical miles away. No? Medyo malayo rin yung distansya nila. Ang military exercises ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia, tinapatan din ng China ng solo nilang combat patrol sa South China Sea. Tila nagparinig pa ang China at sinabing kontrolado nila ang rehiyon kahit may mga aktibidad na gumagambala rito. Giit naman ni Pangulong Bongbong Marcos, walang may gusto ng gulo. Katunayan, prioridad ng Pilipinas ang pakikipagdialogo. Huwag na natin masyadong papainitin pa. Pag-usap tayo na mabuti para walang banggaan, walang cannon, walang water cannon, hindi na mabalik sa ganun. Bukod sa mga winawater cannon na resupply mission ng Pilipinas, kinakawawa rin ng China ang mga Pilipinong mangingisda, gaya ng mga residente sa bayan ng Quezon sa Palawan. Nitong Huwebes nga pumalaot ang nasa 30 bangka para maglatag ng payaw sa dagat ng Recto Bank. Pasok yan sa ating exclusive economic zone. Pero pati sila, hinaras ng mga barko ng China. Kita sa aerial video na ito kung paanong hinabol ng Chinese Coast Guard ang mas maliliit na bangka ng ating mga kababayan. Wala namang magawa ang mga mangingisda. Minsan parang maiyak talaga sa ano muna. Delikado ang buhay na ano, pero wala tayong magagawa dyan kasi trabaho man natin. Yun sir, yung ginagawa nila pag nakikita nila kami, lumalapit sila sa amin bago nang nagatakbo sa gilid, bago biglang maneuver sa harap. Gate naman ng Chinese maritime expert, delikado ang mga payaw na inilalagay ng mga Pilipinong mangingisda.
Pwede itong magdulot ng disgrasya at makasira, lalo kapag pumulupot sa propeller ng mga dumaraang barko. Sagot naman ng National Security Council. Itong statement coming from China has no basis. China has to substantiate its claim. Sinasabi nila yung allegation nila nakakasira pa, parang nakakasira yung payaw. Sa kabila niyan, umaasa ang mga Pilipino mangingisda na darating ang araw na malaya sila makapangingisda sa lugar na atin naman. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Sa ibang balita, nasagasaan ng motorsiklo ang isang lalaki sa Calawag, Quezon, habang sa Ilocos naman, isang rider ang patay sa karambola. Yan ay iba pang aksidente sa kalsada sa report na ito. Sa kuha ng CCTV na ito noong Biyernes sa Bantay, Ilocos Sur, makikita ang pagdaan ng isang tricycle na kasunod sa kanya ang isang motorsiklo. Ilang saglit pa, biglang nagliwanag. Hindi nakita sa video pero nagkarambola na pala ang tricycle, motor at truck. May pagliyab pa sa kalsada. Matapos ang banggaan, nagtulungan sa pag-apula ng apoy ang mga residente at mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Batay sa pagsiyasat, nag-overtake ang motorsiklo sa sinusundang tricycle. Nagkasagian ang mga ito at sakto namang paparating ang isang truck. Tinamaan ang fuel tank ng truck na naging sanhi ng pagliyab nito hanggang sa bumangga ang truck sa poste. Itinakbo sa ospital ang 20 anyos na motorcycle rider pero dead on arrival siya. Pareho namang sugatan ang driver ng truck at ng tricycle. Tuguan at bulagta sa kalsada ang lalaking ito matapos masagasaan ng motorsiklo sa Calawag, Quezon kagabi. Ayon sa pulis, tumatawid sa kalsada ang 28 anyos na construction worker nang bigla siyang mabangga. Tumilapon sa kalsada ang rider ng motor at ang dalawa niyang angkas. Isinugod silang lahat sa ospital pero namatay ang karpintero. Nagpapagaling sa ospital ang mga sugatan, nagkaarigluhan na rin. Sumadsad ang SUV na ito sa nakaparadang tricycle sa Siniloan, Laguna kahapon. Nadamay ang nakaparadang motor. Batay sa investigasyon, galing sa outing sa Infanta, Quezon ang 8 magkakaanak na sakay ng SUV. Nakatulog sa pagmamaneho ang driver ng sasakyan dahil sa pagod at haba ng biyahe. Hanggang sa tuluyan itong inararo ang motor at ang tricycle. Wala namang nasaktan. Nangako ang driver ng SUV na babayaran ang may-ari ng mga inararo sasakyan. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Natagpo ang patay ang isang lalaki sa ginagawang septic tank sa Mandaue City, Cebu. Posible raw na nahulog siya dahil sa sobrang kalasingan. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Wala ng buhay, nakalubog sa tubig ang ulo at kalahating bahagi ng katawan. Ganyan nadatnan ng mga pulis ang isang lalaki sa ilalim ng ginagawang septic tank sa Barangay Sentro sa Mandaue City, Cebu, kaninang alas 5 ng umaga. May sugat sa ulo at braso ang lalaki. Sa imbestigasyon ng mga pulis, taga-pinta sa construction site ang biktima. Stay-in daw ang biktima sa ginagawang commercial establishment. Huli siyang nakita ng mga kapwa-trabahador na umiinom ng alak kagabi hanggang alauna ng madaling araw. Ayon sa pulisya, posibleng nahulog ang lalaki sa septic tank sa sobrang kalasingan. Pero hindi raw nila isinasantabi ang posibilidad na may foul play sa pagkamatay ng biktima. Pagkakita po ng mga first responders sa dead bodies, iba kasi sa possible na pagkahulog, hindi po yung sa bali sa impact po na pagkahulog niya doon sa septic tanks. Then there are possibilities na may gumagalaw, posible po sa mga construction workers na kasamahan din niya na they are trying to, siguro to help the victim, baka ma-revive. Ayon sa pamilya ng biktima, wala namang nakaaway ang lalaki. Kakausapin pa raw ng pulisya ang iba pang kasamahan ng biktima sa trabaho. Hinimok naman ng pulisya ang pamilya ng biktima na ipa-autopsy ang bangkay para malaman ang tunay na ikinamatay nito. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Sumabay sa mainit na panahon ang sunog sa Cebu City na dulot umano ng nag-overheat na aircon. Naubusan pa ng tubig kaya't pati tubig kanal ginamit ng pang-apula. Nagbabalik si John Aroa.
Makapal at maitim na usok ang bumalot sa mga bahay na ito nang sumiklab ang sunog sa barangay Sambagdo sa Cebu City kaninang alas 3:30 ng hapon. Nang problema sa tubig ang mga bumbero, lalo't kulang sa supply ang mga water hydrant dahil sa bumababang level ng tubig sa mga dam sa lugar. Kaya mga residente, kumuha na ng tubig sa kanal para isaboy sa mga nasusunog na bahay. Hindi naman napigilang maging emosyonal ni Nanay Rubilin habang kanlo ang mga anak. Kinailangan nilang agad na lumikas dahil palapit na ang sunog sa kanilang bahay. Yan yung bahay namin. Yung sunog nasa likod na. Ang laki na ng apoy. Yung mga bumbero nagpaikot-ikot na lang. Wala nang tubig na binobomba. Sa laki ng apoy, tumulong na ang mga bumbero mula sa katabing bayan. Ang iba kumuha na ng tubig sa mga swimming pool. Pasado alas 7 ng gabi nang ideklarang under control ang sunog. Posibleng nag-overheat ng aircon daw ang pinagmula ng apoy. Higit 60 bahay ang natupok, 60 pamilya o katumbas ng higit 300 residente ang apektado. Aabot naman sa 7.5 million pesos ang halaga ng pinsala. Sa Davao City, sumiklab din ang malaking sunog sa Muslim Village, Times Beach, Barangay 76A, pasado alauna ng hapon kahapon. Sa laki ng apoy, higit 20 bahay ang nasunog. 2 oras ang tinagal bago ito naapula. Wala namang nasaktan. Pero problemado ang mga residenteng Muslim, lalo't ginugunita ngayon doon ang Ramadan. Wala ma'am, ubos lahat, walang natira. Fasting namin, nagpahinga kami kay araw bayan ng Ramadan namin. Dapat sana may maawa sa amin sa mga ganitong sitwasyon, mabigyan ng kahit magkano lang. 5 oras lang ang lumipas. Sa pangsunog ang sumiklab sa parehong barangay, partikular sa Sisay Bukana. Kanya-kanyang salba ng gamit ang mga residente habang nagsisiputukan ang mga kable ng kuryente. Sinubukan pa ng ilan na gumamit ng fire extinguisher pero hindi ito umubra sa laki ng apoy. Naapula ng mga bumbero ang sunog matapos ang 2 oras. Electrical short circuit ang itinuturong sani ng 2 sunog. Wala namang nasaktan pero higit 30 bahay ang naabo. Aabot sa 500 residente ang apektado habang nasa 700,000 piso ang pinsala sa ari-arian. Pansamantalang nakatira sa gym ng barangay ang mga nasunugan. Nagbabalita mula sa frontline, Janaro News 5. Sinusoong ng maraming empleyado ang araw-araw na tindi ng init ng panahon para lang makapasok sa trabaho. Mungkahi ng isang senador, baka naman pwedeng dagdagan ang incentives ng mga manggagawa. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halimi. Base sa PAGASA, 6 lungsod sa bansa ang nasa danger level ang heat index o yung init na nararamdaman ngayong araw. Naglalaro yan sa 42 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius. Ang malala, mukhang magtutuloy-tuloy ang ganito katinding init sa halos parehong lugar hanggang bukas base sa forecast. Ang init na nararamdaman ngayon sa Pilipinas ay magkasabay na epekto ng tagtuyot at El Nino. Sa kabila nito, walang plano si Pangulong Bongbong Marcos na magdeklara ng state of calamity sa buong bansa. Hindi naman pwedeng shotgun lang one size fits all, no? It hasn't, so we look at each area and see what it is that they need. So that's the way we are handling that local states of calamity that the local governments are declaring. Kasabay nito, nagpaalala ang Department of Health sa publiko sa posibleng sakit na makuha dahil sa matinding init. Kabilang na rito ang heat cramps at heat exhaustion kung saan karaniwang makakaramdam ng fatigue, pagkahilo at pagsusuka. Kung ikaw ay laging nasa labas, mga MSDA natin, mga policemen, construction worker, dapat meron silang sombrero, ko-cover sila, tapos nag-hydrate sila. Hydration. At may rest. Nanawagan naman si Senador Jinggoy Estrada na bigyan ng mga employer na dagdag na incentive ang mga manggagawang sinusuong ang matinding init para makapasok sa trabaho. Giit naman ng Employers Confederation of the Philippines na iintindihan nila ang panawagan pero depende ito sa sitwasyon. Meron naman daw kasing mga opisina na air-conditioned at may naka-standby ding health officers. Dapat huwag natin pangunahan yung mga kumpanya because they should know what they're doing. Napakarami na nating regulasyong binibigay. Pahirap ng pahirap yung ease of doing business.
Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Good news at bad news po. May taas presyo sa petrolyo pero may bawas singil naman sa kuryente. Ayon sa Meralco, halos piso ang tapya sa kada kilowatt hour na konsumo sa kuryente. Katumbas po yan ang halos 200 piso sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Ang bawas singil ay dahil sa pagbaba ng generation at transmission charge. Samantala, simula bukas, tataas ng 1 peso at 55 centavos ang kada litro ng diesel. 1 peso and 10 centavos naman sa gasolina, habang 1 peso and 40 centavos ang kerosene. Ang oil price hike ay bunsod naman ng gera ng Israel-Hamas at ng Ukraine at Russia. Epekto rin daw ito ng pagbabawas sa produksyon ng krudo ng mga OPEC countries. Si Pastor Apollo Kibuloy na nga ang may arrest warrant, abay siya pa ang may ganang maglatag ng mga kondisyon bago sumuko. May buwalta riyan ang ilang senador at maging si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. It seems to me a little bit tail wagging the dog, tawag na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. Ito ang diretsahang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin tungkol sa hininging kondisyon ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Wanted ang pastor matapos mag-issue ng 2 warrant of arrest ang korte sa Davao kaugnay sa mga kasong sexual abuse at child abuse. Pero una na rin sinabi ni Kibuloy, nahaharap lang siya sa korte kung may guarantee letter na hindi makikialam ang Amerika sa kanyang kaso. Pero giit ni PBBM, dapat igalang na lang ng pastor ang hatol ng korte, lalo't matibay ang mga ebidensya laban sa kanya. We will exercise all the compassion to Pastor Kibuloy. Ang may papangako ko, all the proceedings will be fair. Gig pa ng Pangulo, hindi rin daw dapat alalahanin ni Kibuloy ang nakabinbin niyang warrant at mga kaso sa Amerika. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That's going to take years yet. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Kung ang kaalyado naman ni Kibuloy na si Vice President Sara Duterte ang tatanungin, pabor siya sa tinatakbo ng mga kaso laban sa pastor. Pero nang tanungin kung tutulong siyang depensahan ang kaibigan. Unang-una, hindi na ako nagtatrabaho as a lawyer. No? Ngayon, kung ano man yung desisyon ni Pastor Kibuloy na gagawin niya, ay personal na niya na desisyon yun. And I'm sure pinag-isipan niya yan. Ang Senado naman tila naiinip na sa pagtatago ni Kibuloy. May nakabinbin din silang arrest order laban sa kanya dahil sa hindi pagdalo sa mga pagdinig. Kaya si Senator Risa Hontiveros binanatan ang mga pahayag ni Kibuloy online. Kung matapang daw talaga si Kibuloy, bakit hindi siya magpakita sa Senado? Pastor Kibuloy, lumabas ka na sa lungga mo. Tutal, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Hindi naman na itago ng audio file ang takot ninyo mula nung umalingasaw ang katotohanan. Sa ngayon, tuloy ang manhunt operation ng National Bureau of Investigation laban sa pastor. Kahit hindi pa mahanap, kumpiyansa silang hindi pa nakalalabas ng Pilipinas si Kibuloy. Nakikipag-usap na raw sila sa mga abogado ng pastor para kumbinsihin siyang sumuko. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Pinapaalis na sa protected area ng Surigao del Norte ang mga nakatirang miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated or SBSI. Maituturing na paglabag ang pagtatayo nila roon ng mga bahay at estruktura. Ang usapan daw kasi noon, magiging tagapangalaga lang ng lugar ang SBSI pero hindi raw ganoon ang nangyari. Tila inokupa nila ang ekta-ektarang protected area at nasakot pa sa iba't ibang kontrobersya. Dahil po dyan, hindi na pwedeng iapela ng grupo ang closure order ng DENR. Kailangan umalis sa lugar ang 1,400 pamilya. Tutulungan naman daw sila ng DILG at ng Socorro LGU para makahanap ng bagong matitirhan. Maraming haka-hakang lumabas sa inaabangang total solar eclipse ngayong gabi. Kabilang dyan ang tatlong araw raw na kadiliman sa buong mundo. Nako, huwag pong basta maniwala. Alamin ang totoo sa report na ito. Nakahanda na sa planetarium na ito sa Torreon, Mexico ang mga naglalakihang telescope na gagamitin para sa inaabangang total solar eclipse mamaya. Marami na ring residente ang nakaabang. May mga turistang piniling masilayan ang eclipse sa isang beach sa Mexico.
Ang babae namang ito sa North Texas, 20 eclipse na raw ang nakita. Proud eclipse chaser o ombrophile ang 63 years old na si Leticia. 1991 siya nagsimulang bumiyahe sa iba't ibang kontinente para makita ang 20 eclipse. Gusto niya raw kasi ang pakiramdam na kaisa ang universe sa fenomeno na ito. Ayon sa report, lalabas ang eclipse bago mag-alas 12 ng madaling araw. Ang total solar eclipse ang astronomical event kung saan saglit na natatakpan ng buwan ang araw. Kasunod niyan, lumabas ang usap-usapan ng 3 araw daw magkakaroon ng total darkness o kadiliman hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Pero agad yang pinabulaanan ng PAGASA. Anila, hindi totoong magkakaroon ng 3-day total darkness dahil sa eclipse. Hindi rin daw masisilayan sa Pilipinas ang eclipse ngayong gabi. Sa ilang lugar lang yan sa North America, gaya ng Mexico, Amerika at Canada. Wala kasi tayo sa tinatawag na path of totality ngayong taon. Dito tumatapat yung mismong anino ng buwan kaya halos 4 na minutong magdidilim na parang gabi kahit umaga pa. Hindi rin totoong kinakain ng bakunawa ang araw kaya saglit itong nawawala. Wala ring pruweba na signos ito ng katapusan ng mundo. At hindi rin totoong bawal lumabas kapag nangyayari ang eclipse, pero bawal ay ang direktang pagtingin sa araw kapag may eclipse. Napatunayan kasi itong nagdudulot ng permanenteng pagkasira sa mata. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Susunod, higit 100 talampak ang kalesa sa India bumagsak sa kasagsagan ng festival. Mga pinaniniwalaang kalansay ng mga alien natagpuan sa Peru. First solo concert ng P-pop sensation na Bini, may day 3 na. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Biglang bumagsak ang higit 100 talampak ang kalesang yan na pormang templo. Nagtakbuhan tuloy ang mga dumalo sa posisyon sa Bengaluru sa India. Tumama ang bahagi ng kalesa sa kable ng kuryente kaya ito bumagsak. Wala namang nasaktan. Ang prosesyon na yan ay bahagi ng Hindu festival. Tinikita ng sasakyan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Nag-alok pa si Singson na magbabayad ng 100,000 piso sa mga nakahuli sa kanilang convoy. Nasa frontline balitang iyan si Gerard de la Peña. Lunes na Lunes, ang dami na namang nahuling pasaway sa EDSA busway. Kabilang dyan ang sinasakyan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson at ang convoy nito. Paliwanag nila, may hinahabol silang interview kaya sumingit sa busway. Hindi yan maituturing ni emergency. Kaya binigyan ng tig-isang violation ticket ang mga sasakyan ni Singson. Sa isang video, nang sorry ang dating gobernador, magbabaya daw sila ng multa alinsunod sa patakaran. I'm sorry what happened. Hindi dapat gayahin.
Pasensya na po, I'll be giving 100,000 sa mga nakahuli. Bukod kay Singson, limang rider pa ang nahuli sa EDSA Busway. Dalawa sa mga yan, mga pulis pa man din. Nitong mga nakarang araw din, ilang sasakyang pagmamayari ng gobyerno ang nahuling dumaraan sa busway. Kaya naman, muling nagpaalala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nagahari-harian sa kalsada. Bagong Pilipino ay disiplinado sa kalye, sumusunod sa batas trapiko, nagbibigay sa kapwa at higit sa lahat, hindi nagahari-harian sa daan. Hindi lang sa mga kalsada merong nagahari-harian, kundi pati sa mga bangketa. Sila naman ang pinunterya sa clearing operations ng MMDA sa Barangay Sikatuna 1 sa Quezon City. Sa gitna niyan, nagkaintan pa ang nagsumbong at ang inirereklamo. Nakahamba lang kasi sa kalsada isang sirang kotse. Kapag sinabi ko ng illegal parking, may batas. Ano batas? Madami mong violation na po dito. Ikaw! Ano? Bukod pa riyan, may balkonahe ang residente na sumakop na sa bahagi ng bangketa. Ginawa niya yung garden na puno ng mga pananim, hirit ng inirereklamo. Si Mayor Belmonte, nagsabi siya, urban farming. Opo. At dahil nga wala tayong lupa, buwan dapat na daw elevated. Opo. Yan ang programa ni Joe Belmonte. Kaya na nag-encroach daw po sa sidewalk, yun po ang ino-operate ng MMDA. Sino dumadaan dito? Sino dumadaan? Sino sidewalk po isaanan ng tao. Sino dumadaan? Mga tao po. Wala tao dito. Dadaan kung may ano po, kung may... Dalawa yung sidewalk natin, yan ang isa o. Pati ang operasyon ng MMDA, kinwestiyon ng residente. Bakit daw sila pumasok sa kanilang lugar? Sagot ng ehensya, rumisponde lang sila sa isang reklamo at hindi private property ang pinagtambakan ng mga tanim at sirang kotse. Sa huli, binaklas pa rin ng MMDA ang naturang balkonahe at tino ang sirang sasakyan. Bukod sa mga yan, may mga nakita ring motorsiklo at kulungan ng mga hayop sa bangketa. Agad naman yung pinagtatanggal ng mga residente bago pa man alisin ng MMDA. Tatlong kotse ang hinila at dinala sa impounding area. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Natroma raw ang sikat na impersonator na si Taylor Strish nang bigla siyang atakihin ng isang lalaki. Sa viral video, makikitang nagpa-perform ang impersonator nang biglang may manakit sa kanya. Napahinto si Taylor Strish sa ginawa ng lalaki. Nangyari yan nitong Sabado sa fiesta sa Bayambang, Pangasinan. Kinundena ng lokal na pamahalaan ng Bayambang ang insidente. Nakakulong na raw ang suspect. Bugbog ang inabot ng dalawang transwoman sa kamay ng isang Taiwanese sa Cebu na batid daw ang dayuhan nang mabisto ang kanilang tunay na kasarian. Nasa frontline ng balitang yan si John Arawa. May black eye at puro pasa. Yan ang inabot ng 29-anyos transwoman na si Yasi matapos bugbugin ng isang 32-anyos na turistang Taiwanese sa loob ng isang motel sa Barangay Careta sa Cebu pasado alas 9 ng umaga kahapon. Sa investigasyon ng Mabolo Police, una raw nagkakilala si alias Yasi at ang Taiwanese na si Lee sa isang dating app. Nagkasundo ang dalawa na magkita at magmotel. Napagkasunduan ding magbabayad ang dayuhan ng 10,000 piso kay Yasi kapalit ng panandali ang aliw. Pero hindi raw tumupad sa usapan ang dayuhan kaya sila nagtalo. Kumuha raw ng cellphone ang Taiwanese at tinampas sa ulo ng biktima. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan kaya nagkaroon nito ng mga galos at injuries kaya nirsulta sa kanyang pagka-aresto. Mga sugat at pasa naman ang inabot ng Taiwanese na tumangging humarap sa kamera. Sa panayam ng News 5, inamin ng suspect na nagalit siya sa biktima dahil itinago umano ang tunay niyang kasarian. Nagsama rin daw ng isa pang transwoman si Yasi na si Maricar, kaya lalong uminit ang ulo ng dayuhan at binato siya sa mata. Depensa naman ng dalawang biktima, alam ng dayuhan ang kanilang kasarian. Narattle na siya, kaya pinigilan namin siya para di makalabas. Naawa din ako sa kaibigan ko. Di ko naman pwedeng tingnan lang siya, hindi pa niya kami nababayaran. We never hide what gender we are. I said to him, I don't want to disappoint you. I just want to tell what gender we are. So he said, oh, you are so pretty and beautiful. Who the
nasa kustodiya na ng Mabolo Police Station ang dayuhan at sasampahan ng reklamong physical injury. Handa naman makipag-areglo ang mga sinuntok na transwoman kapalit ng 100,000 piso. Pero 10,000 piso lang daw ang kayang ibigay ng Taiwanese. Pinag-aaralan din daw niya magsampa ng reklamo sa 2 transwoman. Nagbabalita mula sa frontline, Jana Rua, News 5. Showbiz Tonight at tayo. Bigay todo agad sa aktingan at labanan ang pilot episode kanina ng Lumuhod Ka sa Lupa. Pero bago yan, nagpakilig muna sa mga Dabbercads ang bida nitong si Kiko Estrada. Yan at iba pang chika sa report ni MJ Marfori. Bakbakan kung bakbaka! Simula pala! Pero intense na agad ang fighting scene sa first episode ng Carlo J. Caparaz adaptation na Lumuhod Ka sa Lupa. Ang bidang si Kiko Estrada nagpasiklab agad ng kanyang moves. And finally, Sara Labati is back bilang si Mercy. Mercy, I really don't see anything wrong kung pasusundo ka ng dad mo. It only goes to show he cares. Cares? My dad is not a caring man. He's a controlling father. Isa pang nagbabalik ang kastigin na si Mark Anthony Fernandez as Brando. Hindi kami nananakot. Nag-warning na kami. Speaking of intense, may entry rin dyan si Gardo Versosa bilang si Judge Benito Balmores. At may ipapagawa ko sa'yo. Siguraduhin mo hindi ka papalpa ka. Dahil kapag pumalpa ka, ikaw ang aatulan ko ng biday. At kung ang ibang cast members ay maa-aksyon ang eksena, sagot na raw ni Sara ang mga heavy gun emotional scenes. Emotional napakan. Every day sa taping, no? Napakabigat ng mga eksena ko. Nakaka-3 shots of tear shots. Siya excited! Excited! Naku, excited ako maglaro na. Bago ang pilot episode, bumisita kanina si Kiko at Sara sa Eid Bulaga. Busing para ano na si Busing! Si Kiko! May dala pang flowers para kay Miles. Thank you. Hashtag chemistry is real. Ito man itong araw flower. Thanks. Napapanood ng Lumuhod Ka sa Lupa weekdays 2:30 p.m. pagkatapos ng Eat Bulaga dito sa TV5. Bumisita rin itong Sabado si The First Family star Andres Mula sa National Barangay Day ng EB. Nakisaya ang young actor sa segment na Pera Fee. Todo kinigtuloy si legit Dabbercads Riza May Dizon. Nag-crush na crush si Andres. Manalo ka ng f***ing talaga. Hello, Riza. Hi, Andres. Hello daw! Just Andres! Group hug! Group hug! Group hug! Group hug kayong dalawa lang. Malapit nang mapanood si Andres at ang Mulak family sa much-awaited kapatid sitcom na The Purse Family. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Salamin-salamin, natupad ang hiling ng Bloom fans. Magkaka-day 3 na nga ang concert na Biniverse. Yes, Bloom fans, kumpirmado na yan ng kanilang recording company. Speaking of Beanie, pinagkaguluhan sila sa kanilang motorcade sa Antipolo nitong Sabado. Nag-perform din ang tinaguriang Nations Girl Group sa Inares Center. Nauuso naman ngayon ang kanilang dance challenges sa TikTok. Kumasa dyan ang mga artistang sina Maymay Entrata at Cocoy De Santo. Unlocked din sa Beanie, sila na ngayon ang most streamed Pinay female artist sa Spotify. Hindi lang yan, top 1 din ngayon sa Viral 50 Philippines ang kanta nilang Salamin Salamin. Grabe na kayo, Beanie! Yan muna ang ating showbiz update. May chichika pa ako mamaya. Batang lalaking nahulog at na-trap sa balon sa India. Ano kaya ang sinapit?
kantang Selos ng Queen of Bangsamoro Pop na si Shaira magka-comeback. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Pasintabi po, sensitibo ang aming ibabalita. Pinagpapalo hanggang sa mapatay ang isang kuting sa Makati City. Depensa ng lalaking namalo, muntik na raw kasi siyang kalbutin ng kuting. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Walang kalaban-laban na pinagpapalo ng pamatpat ang isang kuting sa Makati City. Gigil ang lalaki. Naawat lang siya sa pagpalo ng lapitan ng isang residente. Huwag niya naman pupukpukin. Ang salbahin niyo naman. Ang lit-lit niyan. Pumasok sa loob ang lalaki at lumabas ulit para tingnan ang kuting pero lupay-pay na ito. Itinapon niya ang bangkay ng kuting na parang nagtapon lang ng basura. Kwento ng residenteng umawat, pinapakain niya noon sa tabing kalsada ang ina ng pinatay na kuting nang makita ang pamamalo. Gusto ko po siyang anuhin kaso natatakot po ako kasi meron po siyang anuhin, dalang pamalo. Inireklamo niya sa barangay ang pagmamalupit sa kuting. Giit ng lalaki nakapatay, ilang beses niyang pinalis ang mag-inang pusa, muntik pa raw siyang kalmutin. Nagdilim yung pag-iisip ko at ako talaga napatay ko siya. Wala ko talagang nais na talagang ano yun. Maliit yan. Nagkakalat yan. May dumi. Ano ng hayop eh. Hayop yan eh. Iniimbestigahan na ang lalaki. Kapag napatunayang may nilabag siya sa Animal Welfare Act kung saan nakasaad na bawal ang pagpatay sa anumang hayop, may kaakibat itong hanggang 2 taong pagkakakulong at hanggang 5,000 pisong multa. Nagbabalita mo na sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Pinatake ng elepante ang truck na may sakay ng mga turista sa South Africa. Nasa park. Sa ibang balita, nahulog at na-trap sa balon ang isang batang lalaki sa India. Makapigil hininga ang pagsakip sa kanya na tumagal ng 20 oras. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Makikita sa guha ng kamera na ito ang paan ng 2 taong gulang na lalaki sa Karnataka, India. Naglalaro lang siya noong Miyerkules nang mahulog at matrap sa ilalim ng 16 na talampakang balon. Nadiskubri siya ng marinig ng isang residente ang kanyang iyak. Dito na rumesponde ang mga rescuer. Naghukay sila. Pahirapan niya dahil sa matigas na lupa. Pero hindi sila nawalan ng pag-asa. Ibinaba rin ang tubo para hindi maubusan ng hangin ang bata. Magkalipas ang 20 oras. Nailabas ng buhay ang bata. Agad siyang binigyan ng atensyong medikal at ngayon stable na ang kalagayan. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Abangan, kalansay umano ng mga alien na may 3 daliri lamang na diskubre sa Peru. Totoo ba ito? At ang pasilip sa first ever comeback ni EXO member D.O. sa ilalim ng binuo niyang talent agency. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight.
buhay na naman ang usapang alien. Nadiskubre sa Peru ang mga kalansay umano ng pinaniniwala ang alien. Nakita raw ito ng isang lalaki sa isang kuweba. May pahaba ang ulo at tatato lamang ang daliri sa kamay. Nakapreserve ngayon ang mga buto. Pero teka muna ha, hindi pa po napapatunayang alien talaga ang mga yan. Nauna na rin itinanggi ng mga scientists ang extraterrestrial life. Attention XOL, magka-comeback ang ating main vocalist na si D.O. para sa kanyang mini album na Blossom. Habang si BTS member J-Hope may pa-surprise video sa ARMY fans. Panoorin natin yan. He's giving sharp moves. Sinayaw ni BTS member J-Hope ang bago niyang kantang Neuron in his military uniform. Kuha ang video na yan sa kanyang Hope on the Street pop-up store sa Seoul, South Korea. Sa isa pa niyang Instagram post kahapon, makikitang nag-enjoy rin si Hobi na libuti ng pop-up store. Sa October 2024 na inaasahang matatapos ni J-Hope ang kanyang military service. Nagpakilig din sa ENHYPEN member Hee-sung nang kantahin niya ang 10,000 Hours ni Dan and Shay at Justin Bieber. Pinost niya ito sa kanilang Weverse account. I spent 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn a sweetheart of yours. Speaking of ENHYPEN, muli silang babalik sa Pilipinas para sa kanilang fan meet sa Mall of Asia Arena. Good news naman sa fans ni EXO member D.O. Magka-comeback na siya this May 7 para sa kanyang third mini album na Blossom. Anim na kanta ang meron dyan kabilang ang title track nitong Mars. Ito rin ang first comeback album ni D.O. sa ilalim ng binuo niyang talent agency na Company Susu. Sa August 31 naman ang kanyang concert sa Pilipinas. Mag-ipon na rin Philo Dobby dahil magko-concert din ang grupong The Boys dito sa bansa. Para yan sa kanilang Generation Second World Tour. So August 25 na yan. Wala pang detalye kung saan ito gaganapin. Na-miss niyo ba ang kantang Celos? Ibabalik na yan sa mga music streaming platform. Mismo ang kumanta nitong si Queen of Bangsamoro Pop Shaira ang nag-anunsyo niyan. Wala naman daw kasong isinampa sa kanya ang kampo ng Australian singer na si Lenka. Si Lenka, ang Australian singer ng Trouble is a Friend na pinagbasihan ng kantang Celos. Matatandaang tinanggal sa mga music app ang Celos dahil sa copyright issue. Mapayapa ang pag-uusap namin ng kampo ni Lenka at nauwi mo ito sa pagkakaroon ng kasunduan. Hinggil sa pamamaraan na muling paglabas ng kanta, malapit na po naming ibalik sa mga streaming platforms ang kantang Celos. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako si Janya Lipon. Happy Monday mga kapatid! So, ibig mo sabihin, pumayag si Lenka na may paggamit yun na lang? Yes, may agreement na sila. Kumbaga, may license na sila to use yung katunog ng kanta ni Lenka. Okay. Yes. Parang lalo pang sumikat yung kanta dahil doon sa ano issue, yes. Ano? Oo, copyright sikat issue. Sikat na si Shaira, lalo pang sumikat. Uy, teka, kaya, bati mo na natin ang nababalik yes. Na si Ruth. Ana Cabal. Thank you. Maraming salamat at napaka-init ng pagtanggap sa aking pagbabalik sa aking dating tahanan. Dito ako nag-start na reporter, TV reporter. ABC 5 panon ed, no? Ano po, si Ruth ay nagsimula dito nung third quarter star ba? Oo, ano po. Eh, grabe naman. Grabe naman yun. Di naman. Ano, 90s? Early 2000. Early 2000? Early 2000. You know, ito ang first tumabot TV. First TV job. ABC 5. Okay. Yes. Far away na Valencia. Studyante pa tayo nun eh. Uy, grabe ka. Joke lang yan. Ayun po ang 45 minutes pag-imayas malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Kami yung kasangga sa pagbabalita.
Sa ngalan ni Mean Dos Baños, ako po si Ruth Cabal. At ako naman po si Edlin Gao. Magandang gabi.